Sino si Sultan Kudarat? Di ba? Yan yung probinsya sa Maguindanao? Oo. At si Sultan Kudarat ay isa sa pinakamagaling nilang pinuno. Lola, bakit po siya magaling? Dahil kailanmay, hindi siya pumayag na mapailalim sa kapangyarihan ng Espanya. Paano niya po nagawa yun? Alam niyo, ang kahanga-hanga kay Sultan Kudarat at kung bakit siya ay isa sa ating mga bayani ay ang kanyang karunungan ng humanap ng paraan upang matupad ang kanyang layunin. At higit sa lahat, marunong siya maghintay ng tamang panahon para tuparin ito. Lola naman, nagpapasuspense pa kayo. Eh, paano nga ho ba? Napagkaisa niya ang mga Maranao, mga Maguindanaon at mga Tagahulo laban sa Espanya. Sa kauna-unahang pagkakataon lamang nangyari yun. Kaya siya isang tunay na bayani. Eh, bakit wala siya dito sa collection ng sayo niyo, Lola? Narito si Rizal, si Mercedes del Pilar, si General Vicente Lokban. Eh, pero si Sultan Kudarat, bakante po. Dahil nawala na siya sa alaala ng mga kabataan, maging ng mga nakatatanda. O di ba, hindi rin nyo siya kilala? Opo, kala ko po, probinsya lang siya eh. Totoo nga, kala ko po, kapital siya ng Cotabato eh. Ayan, Noli, dumating na naman ang pagkakataon upang makakilala kayo ng isang bayani natin. Humayo kayo at dalhin ninyo sa akin ang kampilan ni Sultan Kudarat. Ang kampilan ang simbolo ng kapangyarihan sa Maguindanao. Tayo na, Aya. Ang pagiging bayani ay nakasalalay sa iba't ibang kakayahan ng tao. Magiting sa pakikipaglaban, may panindigan at katapatan. Isang katangiang likas sa isang bayani ay ang paggamit ng talino at pagiging isang leader ng isang komunidad. Ito ang matutunghayan ninyo, Noli, Aya, sa katauhan ni Sultan Kudarat. Binabati ko ang mahal na sultan ng Maguindanao sa pag-iisang dibdib ng kanyang anak na lalaki sa anak na babae ng sultan ng hulo. Ito'y isang napakagandang pagdadaupalad ng dalawang sultanato. Ako'y darating sa araw na kinatatakutan ng Espanya, ang inyong mahal na kapatid kay Ala, ang sultan ng Brunei. Ang mga mangangalakal po buhat sa China ay nais magpasalamat. Salamat. Maraming salamat. Tutuloy na ba kayo sa buluka pagkatapos nito? Mag-ingat kayo. Maraming salamat muli. Pati pala mga Chino, nakarating na rin sa Pilipinas kahit naman pa man. Oo nga no, at nagpapaalam pa kina Sultan Kudarat.
Nais pong humingi ng pahintulot mga lakal ng mga taga-Java, mahal na Sultan. Mga taga-Java? Hindi ba Indonesia yun? Agong Batik at Nilo Katanso. Ang nais namin ikalakal sa inyo. Taka ba namatay? Bigyan sila ng himpilan sa Milamitan. Siga pala talaga si Sultan Kudarat. Sinusunod siya ng lahat. Lahat ay nagbibigay ng galang sa kanya. Narito din po ang sugo ng bagong gobernador, si Gobernador Corcuera. Pinag-uutos daw po ni Gobernador Corcuera na tanggapin ni Sultan Kudarat ang kapangyarihan ng Haring Espanya. Ano? Sino si Corcuera at utusan pa ang Sultan? Yan ay matagal lang ibig mangyari ng mga Espanyol. At inaasahan din po nila na magbibigay ng buwisang Maguindanao at mag-aalay ng alipin ang gobyerno ng Maynila. At ano ginagawa ng mga Kastilang yan dito? Sabay dahil sa kalakal, dahil sa ating ginto, yaman at iba pang tela. Sabihin mo kay Gobernador Corcuera na binabati ko siya sa kanyang bagong tungkulin bilang gobernador. Malungkot ko rin siyang tinatanggap sa Maguindanao. At katulad ng bupang dayuhan, pinapayagan ko siyang humimpil sa La Caldera. Yun lang. Yun pong isina... Yun lang. Magpulong tayo. Mga walang galang sa hari ng Espanya. Mga ladrones, hindi sila mapapatawad. Ang Espanyang may-ari ng mga lupain na ito. Kaya tanong pinagmamalaki ng Sultan Kudarat. Ang lahat ng mga sultan ng Luzon at Visayas ay malugod na sumailalim sa ating lakas at patnubay. Nandito tayo upang sila'y kukupin at alagaan sa ngalan ng hari at ng Diyos. Mayabang si Sultan Kudarat. Ayon sa ating mga espiya, malakas ang kanilang puwersa. Anong puwersa ng mga idiyos? Mga sipat, mga pana! Anong laban yan sa ating mga kanyon? Wala, Gobernador. Ngunit si na Maguindanao ay matatapang, mabagsik, handa ng lumaban. Lalo na ang kanilang general na si Tagal. Ang kanyang kanang kamay. Una nating puputulin ang kanyang kanang kamay. Maganda ang plano niyo, Gobernador. Uunahin natin ang kanyang kanang kamay. At nang sa ganun, wala na siyang depensa. Maganda ang iyong ideya, Gobernador. Dapat ipagpatuloy ang itinatayong permanenteng kampo ng mga tawal sa Sambuanga upang matigil na ang mga pirata na yan. Narito naman ang mga kasiha. Pinaban kayo nila sa Tagal at Punta. At habang nasisipaglamay sila sa Iwata, pinakalimit sa Tagal, makakalang kapatid nito, at ang iba pang mga kasama. Tinanay nila ang tatlong Karakoa at 20 Maguindanao. Makapagyarihan ng Espanya, atin ang lakas ng kanyon, atin ang patnubay ng hari ng Espanya. Tayo ang sugo ng Diyos. Kailangan masakop ang Maguindanao sa kapakanan ng Katolikong Simbahan at Kahariyan ng Espanya. Si Tagal na yon, si Sultan Kudarat sa susunod. Nandito pa kayo! Ha?
natatangin mo na rin ninyo. Nagtago na lang po kami. Dahil tayo na po nila kami. Mabuti pa sumama na kayo sa akin. Kaya na. Isang po tayo pupunta. Uurong tayo. Punta muna tayo sa kuta. Uurong? Ang ibig po sabihin nun ay hindi nyo na po sila lalabanan? Suko na po kayo? Ang pag-urong ay hindi pagsuko. Ito yung isang taktika upang muli tayong makapag-ipon ng lakas at armas. Muli tayong aatake. Nagwagi sila ngayon, pero sa susunod, ibanda sila. Tayo na! Bago na tayo abutan. Sayang, sana nakapag-uspadaan pa si Sultan Kudarat. Kaya ang galing-galing ng Kampilan niya eh. Pwede na talo siya. Ginamit niya ang kanyang talino. Yun ang sinasabi ni Lola, makatango niya ni Sultan Kudarat. At yun din ang Kampilan na kailangan natin. Saka na yun. Tumakbo na tayo eh ang layo na ni Sultan Kudarat. Ang takbo! Sa gitna po ng kaguluhan habang sinusunod ang buong bayan ay nakita po namin ang inyong may bahay, bitbit ang inyong maliit na anak. Sinubukan po namin siyang ligtas, balit kami na bigo. Ay, Diyaw! Opa! Bakit mo kami pinabayaan? Opa! Kawawa naman si Sultan Kudarat. Ang dami niya matay na mga Maguindanao. Oo nga. Kaya ang mga namatay na kasi niya. Halika, nangyayari siya na si Sultan Kudarat. Sultan, bakit po lagi may patayan? Mabo, kahit po sa TV, garahan ng garahan. Pinigil ko sa kanilang kaibigan. Subalit gusto nilang maghahal. Sila ang paiwan sa lupayin. Tayo pa ang gusto nilang lumukod sa kanila. Halipin. Sabihin ang pagkawa. Buwis. Yun lamang ang gusto nila mula sa atin. Talagang natititigil ang mga Espanyol hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Hindi sila magtatagumpay. Atin ang lupain ito. Tayo at ang lupa ay isa. Bubuhayin tayo ng gubat. Aalagaan tayo ng yaman nito. Ipon tayo ng lakas at muli tayo sasalakay si Spahn. Bukod sa tulong din sila kung may sumpay nito. Mahal na Sultan, nilapitan ni Gobernador Corcuera si Datong Maputi at inalok sa kanya ang pulanggi kapalit ito ay pagbibigay pugay sa Espanya at pagbabayad ng buwis. At ito'y tinanggap niya. Nagbigay siya ng pahayag. Ang sabi niya eh, dalin niyo sa akin si Kudarat. 2,000 piso kung patay at 4,000 piso kung buhay. Sa makatulog, mas gusto niya ako ng buhay. Wala pang sagot ang mga walang gas tungkol sa hinihingi nating mga armas. Kailangan natin ang tulong nila ngayon. Hindi pa sila sumasagot. Kung paabot nyo sa kanila, dadadagdagan natin ang kailang bahagi sa kalakalan. At kalahati ng mapupunta sa atin sa digmaan
mapapasa kanila. Kakarating po, mahal ni Sultan. Mendes, di ba that's you? Nakipag-tension si Valeywan. Sikat. Sultan, bumagsak na po ang hulo. Sumuko na si Sultan Bongso. Apat na buwan silang pinaligiran nila Corcuera. Marami ang nagutom at nagkasakit. Pagligas sila'y kinamgam ng mga Kastila ang kanilang mga ari-arian. Isusunod daw po ni Corcuera ang Maranao. Aamuin muna nila ang mga kapatid natin na Maranao. Pagkatapos ay gagawing alipin, tatapakan. Hindi na ako makapapayag. Uunahan na natin sila. Narito na ang mga taga Maguindanao. Narating na lang si Corcuera dito. Ibig sabihin, aakit na naman tayo sa bundok? Hindi na kailangan. Shhh! Aking gratis yung Sultan Kudarat. Alam ba ninyo kung ano maaari mangyari sa inyo kapag pumailalim kayo sa kapangyarihan ng Kastila? Magiging mga alipin kayo. Tignan ninyo nangyari sa mga Tagalog at mga Bisaya. Sa mga Ra, sa mga Dato na ngayon ay alipin na lamang. Naging utos-utosan sa mga anumang ipag-utos ng mga Kastila. Ganyan ang maaaring mangyari sa inyo. Hindi namin tatanggapin si Corcuera. Pang matulad kami sa ulok. Sasalubungin natin siya ng ating mga lakas. Makikipagsapa na lang tayo. Bakit? Sa palagay niyo ba'y pakikituhan kayo mabuti ng mga Kastila sakaling pumayag kayo sa kagustuhan nila? Ha! Nananaginip kayo. Baka kayo bangungutin. Katulad ng nangyari sa mga Katagalugan at mga Kabisayaan. Sa pilitang paggawa, pang-aalipin, mga buwis, yan lamang ang mapapala ninyo. Kayo ang punawain ninyo mabuti. Kung ang mga Huluwano, Maguindanaon at Maranao ay magkakaisa, kaya nating lahat ang Espanya! Tama si Sultan Kudarat! Ang pumayag! Lalaban tayo! Wow! Kulisi sila ni Sultan. Ang galing. Kaya nga ano, ito ang sabi ni Lola na napagkaisa ni Sultan Kudarat ang mga Maranao, Torso, at mga Maguindanao. Oo, at dyan ang unang pagkaisa sa kasaysayan Pilipinong Muslim. Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat, buhat sa angkan ni Muhammad Kamungsuan ng Johor, anak ng isang sharif na nanggaling naman kay Propetang Muhammad, pagpalaan kalawa ni Allah. Napigil mo ang pagdating ng mga Espanyol sa Mindanao, kasugpong lakas ni Corcuera sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga Maranao, mga Maguindanao, at mga Tagahulo. Na po yung kampilan ni Sultan Kudarat. Oh, dahan-dahan, baka kayo masugatan. Yeah! Yan. Maraming salamat, Noli, Aya. Ang kampilan nito ang simbolo ng kapangyarihan ni Sultan Kudarat. Magsisilbi itong palaala sa ating mga kabataan na may isang bayani na marunong gumamit ng kanyang talino upang maipagtatanggol ang kapakanan ng kanyang bayan.
lola! Tignan ninyo! Si Sultan Kudarat! Kasama na siya sa selyo ng kasaysayan! Oh, hindi ba yan ganun ang monumento ni Kudarat sa Makati? Saan ba natin, lola? Doon sa kanto ng Paseo de Rojas at Makati Avenue. Pagdaan ninyo doon, tignan ninyo. Yun, si Sultan Kudarat. Dapat nakahilera sa nila Bonifacio, nila Rizal, nila Pulapo, at Rajas Sulaiman. Sila'y magigiting na mga bayani.